Okay, so not gonna lie, completely nawala to sa isip ko. Okay, so ito nga yung Sihu M57 na binili ko 2 years ago pa. Dapat gagawa ko ng after 6 months and after 1 year video, pero ito na nga tayo after 2 years, which is okay pa din naman. Sa totoo lang siguro, kung walang nag-comment dun sa video ko dito, is malamang baka nakalimutan ko na to entirely. Ewan ko, baka dahil sa fact na yeah, this is something that I sit on every day, I use every day, and it didn't really change yung feeling niya from when I bought it. Kasi siya nga pala sa gulo. Siguro gagamitin ko din yung phone ko pang record dito. But yeah, this is the Sihu M57 again, ang chair na ginagamit ko for 2 years now. And it feels basically the same as when I first sat on it. So, itong mesh na to is talagang high quality. And siguro yun yung one main reason kung bakit magandang mag-invest sa good quality na chair. Lalo na if you're like me na I sit all day in front of a computer, feeling vlogger gano'n, nagre-record, nag-edit ng videos, and you know, posing for cringy ass thumbnails. Heh. And may dalawang version actually itong Sihu M57. Siguro yung nasa akin is yung higher end, I would say, yung ko. But basically, ito ngay may footrest, which is about 2,000 pesos more kumpara dun sa walang footrest. So, kung sa tingin nyo worth it yung version na may footrest, kasi yeah, siguro 12 plus hours a day ka nakaupo sa harap ng isang PC or sa office mo, ganun, it might be worth it na gumastos ng extra 2,000 pesos para dito. For the most part, it's still solid naman. Yeah, hindi pa naman bumibigay sa akin. Although, ang hindi nagko-complement sa footrest ng upuan na to is yung reclining function niya. Yes, hanggang dyan lang yung kaya niya. Which to be honest, is in-expect ko it would recline more, pero yan, hanggang dito nga lang. Which should be okay for most people, pero siguro nitpicking na to on my part, pero I wish this would recline more. Para talagang sobrang komportable ng tulog ko dito. Pero yan, hanggang ganyan nga lang. I mean, nakakatulog pa naman ako dito kung gusto ko, pero yeah, yun lang naman. I wish this would recline more. So I'm just gonna get the features out of the way. So yung armrest neto, 3D motion yan, pwede din. Forward and backward din siya. Siguro dapat nilagay ko to sa tripod. And of course, height adjustable din. Tapos itong headrest naman, if ayaw mo yung parang may nagpo-push against sa back of your head, is easily mo naman matatanggal yan. Ang... Ina mo ka. Ayan, easy mo na mararemove yan. Wala na siyang parang locking shit na kailangang i-press. So, ganyan naman itsura niya without the headrest. Ako naman, may mga mood ako na gusto ko na nakalagay yan. Adjustable pa nga pala yan, and it feels quality talaga na hindi siya lumuwag sa 2 years ko na itong ginagamit. And of course, dito sa backrest is may curvature yan for ergonomics and shit. Yung parang lower back support mo dito. Tapos, ito yung nagpo-push up again sa likod mo, which, not gonna lie. Yeah, ito siguro ang pinaka-ayokong part about this chair is hindi mo malalak to. Like, yeah, adjustable tong parang back support na to. Pwede mong i-adjust yung tension nito kung gusto mong mas nagpo-push up against sa likod mo. Yan. But for me, ang gusto ko actually na setting dito is yan. Yung pinaka-nakasagad, nakataas siya. Ganun. Pero once kasi nakaupo na ako and at times, kunyari, i-recline ko ganun. Yan. May mga pagkakataon na bumababa siya ng kusa. Which, ewan ko, nabanggit sa akin ng ano, yung pinagbilan ko nito sa things we use, na it's supposed to be like that kasi parang nag-a-adjust siya sa body type mo, or parang yun nata yung pag-aalala kong sinabi niya. But yeah, definitely ang pinakagusto kong setting is nakasagad sa taas yan. But yun nga, yung annoying part is kusa siyang bumababa at times, lalo na kung yeah, medyo malikot ako sa upuan na to. Dun sa first few videos ko, is may mga nag-comment na pwede ko naman ano, yeah, i-DIY na ilock to. Like, mag-drill ako ng hole dito, tapos may locking shit, and ayun. But at the same time, ayoko naman masyado magmukhang tacky yung upuan na to by doing something DIY with this. This is fairly expensive at 12K nga. So, yeah. And of course, height adjustable din to. And yeah, surprisingly, high quality yung gas lift nito. Like, ina-expect ko kasi, usually sa kahit anong chair na bilhin mo, office chair, yung mga gas lift, parang isa lang sila. Na siguro after 6 months ganun or 1 year is bibigay na siya and hindi mo na ma-adjust yung height neto. But yeah, surprisingly working pa siya and again, high quality shit, bro. So yan nga yung max height na kaya niya and masasabi ko siguro as someone who's 5'8 tapos around 78 kilos ako, huli nagtimbang ako sa gym ganun. Siguro ang pinakamalaking tao na dapat na umupo dito is about 6 feet tall
Tapos 150 at least yun kasi nakalagay sa website ng Sihu or things we use pala. But yeah, this chair is definitely not meant for someone over 6 feet tall. Like at 5'8", right size lang yung chair na to para sa akin. For smaller people, it's not a problem too. Maliban na lang siguro kung talagang short-legged ka. And you know, talagang mahirapan ka reaching the ground. So yung height niya sa pinaka-lowest na setting niya, from the ground is about 16-17 inches. Tapos sa highest setting niya naman, 21-22 inches naman. Tapos ito nga yung parang lever niya to adjust the height, tapos to lock din yung position nito for reclining. So iti-twist mo siya this way to adjust the height, tapos pull naman para ma-unlock yung backrest na to. Tapos ikaw na bahala mag-push ng backrest, which pwede mong i-lock sa 3 positions. So first position is yan, yung default niya. Tapos yung second position is a little bit in the middle. Tapos para malock yung position na gusto mong is, ipupush mo lang siya. Tapos yan, nasa second position na yan. Tapos ito naman yung pinaka-max na recline niya. And those are pretty much the functions of the Sihu M57. Tapos yung base niya, a very solid, parang stainless, well, not really stainless siya, pero medyo lightweight, pero napaka-solid na base. Tapos yung wheels nito, yung wheels na binili ko sa Lazada. So, ito siya. Yes, hindi nga ito yung default wheels niya. Pinalitan ko nga siya kasi, well, mas smooth yung pag-glide nito. And yeah, siguro kahit anong office chair man bilhin mo o mapag-gaming chair man yan, although I don't really recommend gaming chairs, mga kaibigan. Kasi, you know, they're overrated para sa akin. And yeah, pretty much build-wise is solid yung chair na to. And wala talaga nagbago. Even after 2 years of using this, mga kaibigan, yung mesh niya nga is high quality. Like compared sa ibang mga chairs na siguro 3,000 pesos and below ganun, eh siguro after 6 months or kahit few months lang ganun, is sobrang loose na kagad ng mesh nila. Pero ito, it's the same as when I first sat on it again. So para sa akin, yung 12K na ginastos ko dito, yeah, kahit ang sakit, is sobrang worth it kasi I pretty much don't see any signs of wear here. It's solid. I really have no complaints. Bukod nga lang dun sa, well, yung back support na bumababa ng kusa minsan. Ayun, medyo bumaba pala siya kanina. Hindi ko lang siguro talaga regularly nalilinis to. So, pasensya sa dumi, kaibigan. Tapos, ganito naman yung normal sitting position ko when I'm using my PC. Usually, binababa ko to all the way kasi madalas nakapatong lang yung arms ko dito sa desk ko. And of course, for example, nanonood lang ako, nag-chill lang and relax and ayan, nakaganyan nga lang ako. And tinatamad akong ilabas yung footrest pero yan, obviously hindi yun nakikita. Pero yan, nakalabas nga yung footrest pag ginagamit ko to. And isang maganda pa dito, medyo dual function din yung footrest na to kasi. So ayan, nakaganyan na yung paa ko dito. Tapos, if may maliit kayong popper tulad nito, is pwedeng, yes, yan, nakaganyan lang siya sa iyong feet. Para mapakita sa inyo. Dito ako na mulit sa kama at tapusin ko lang yung recording ko. And yeah, that was my update video on the Sihu M57 after 2 years. It's still very nice, it's still, yeah, basically the same as when I first sat on it. So highly recommended ko to kahit sino ka man. Especially this is great for people na work from home ganon. You pretty much spend all day sitting in front of your computer or sitting in general. And yeah, para sa akin, ang gandang investment neto. If you're looking for a chair, don't recommend a gaming chair. I just wanted to point that out again kasi if ito pinagpipilian nyo against a gaming chair, lalo na kung sobrang pawisin ka na tao tulad ako, eh ito nga mesh, so nakakahinga siya. So that's the main reason why you should buy this instead of a gaming chair. Yeah, it is pricey at 10K or 12K depende kung gusto mo na may footrest ka or wala. But for something that you're gonna use long term, ganon. And again, if you're the type of person na you pretty much spend majority of the day na nakaupo ka lang, eh, eto na nga yung mararecommend sa inyo. One of the chairs, actually, na mararecommend ko sa inyo. Madami pang ibang choices sa market, siguro. Ang masabi ko lang, if gusto nyo na, again, todong nagre-recline siya, this might not be for you. Kung gusto mo na talagang flat recline siya. Ewan ko kung may office or mesh chair na ganun. Siguro mag-gaming chair ka if gusto mo na todo recline ka. And kumpara mo sa ibang way more expensive na chairs in the market eh. Na siguro umaabot ng 20K pataas. Yan.
you don't need to spend over 12k para doon. So at least as of making this video, is pwede mo actually tumabili sa things we use for 11,500 para sa may footrest and 10k para sa wala. And wala naman nata ako nakalimutan sa update part ng video na to. At least I think so. So if you guys have any questions about TCU M57, is you can leave it in the comments. I'll do my best to answer them. And of course, leaving a like as always is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace! Now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew, got a cheddar finger.